Hi! Kamusta na po kayo lahat dyan? Welcome po sa Usapang Tito Manny. Ready na po ba kayo sa mandatory SIM card registration? Yan po ang pag-usapan natin ngayon. Alam na po natin na napirmahan na po ni President Bongbong Marcos ang batas na nagsasabi na kailangan natin ipa-register ang ating mga SIM cards at ito po ay mandatory. Lahat po dapat magpa-register ng kanyang SIM card. Ginawa po itong batas na to para mabawasan po ang mga nang i-scam. Yung po mga text messages na natatanggap natin halos araw-araw na marami po dyan ay mga scam lamang. At hindi lang naman po yan ang maiiwasan ngayon na isabatas na itong SIM Registration Act na to. Dyan po malalaman na natin kung sino talaga ang mga troll. Dahil ito mga pinklawan, nagtatanong po kung paano daw i-re-register na mga BBM troll ang dami daw ng mga SIM card na yon. Eh dito nga natin malalaman kung sino talaga ang may mga trolls. Tapos, syempre, matitrace po natin yung mga gumagawa ng kalokohan. Ang dami pong mga kalokohan ang nagagawa. Gamit po ang cellphone. Kaya pag gumulong na po itong batas na to, maiiwasan po at matitrace po natin kung sino mga nanloloko at nagpapadala ng mga kalokohan na text messages na yan. Kayo po ba ay nakatanggap na ng mga text messages na parang hinaharas kayo o nagbabanta sa buhay ninyo? Hindi niyo naman alam kung sino yung nagpadala ng text dahil number lang ang nakasulat. So ngayon, pwede nyo nang ipatrace yan para malaman kung sino ang nagbabanta sa inyo. Kung meron man pong downside dyang batas na yan, dahil hindi naman po perfect, wala naman po yatang batas na 100% foolproof. Meron din po yan, I'm sure. Pero, yung positive side naman ng batas na to, far outweigh yung negative side kung meron man. Ang may mga ayaw lang naman dyan sa SIM Registration Act na yan, ay yung mga gumagawa ng kalokohan. Para lang din naman po yan nung panahon ng martial law eh. Yung sinasabi nilang sila ay mga biktima ng martial law ay dahil hindi sila tumupad sa batas. They went against the government. Meron silang mga ginagawang kalokohan, kaya sila ay mga naparusahan. Ganto rin po dito yan. Dito po sa SIM Registration Act, bibigyan yata tayo ng mga 120 or 180 days, okay, for you to register all your SIM cards. Pagkatapos po at lumagpas na yung takdang oras na yon, automatic po madidisconnect yung inyong mga unregistered na SIM cards. Kaya nga ito mga grupong tutol dito sa SIM Registration Act na to ay malamang may ginagawang kalokohan. Yung mga grupo na ayaw matrace kung ano yung mga pinaggagawa nila through cellphone. Kasi kung wala ka namang ginagawang kalokohan at sumusunod ka namang sa batas, wala kang dapat ikatakot dito sa SIM registration na to. Sino-sino po ba ang mga grupong ayaw dito at tutol na tutol sa SIM Registration Act? Isa na po rito si House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Franz Castro, si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, si Gabriela Party List Representative Eileen Brosas. Mayroon pa pong iba tulad nitong Bayan Muna ni Zarate at itong KMU o Kilusan Mayo 1. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, what do these groups have in common? Well, your guess is as good as mine. Diba? Bakit ka tututol sa isang batas na ang layunin ay mabawasan itong mga gumagawa ng scam via text? At hindi lang naman ng mga scammers ang mababawasan dito eh. Yung ibang mga binanggit ko kanina, tulad yung mga nagbabanta, yung mga nanghaharas, yung mga nanloloko via text. Hindi ba apaaganda nung magiging panatag ang ating kalooban at kung meron mang magtatangkang gumawa ng kalokohan ay pwede na nating matrace kung sino man sila? Ang mga ayaw at tutol lang dyan ay yung mga mismong gumagawa ng mga kalokohan na yan.
Dahil ang sabi nitong si Castro, mas lalo umanong mabibiktima ang mga mamamayan sa kanilang pagrerehistro. Anong ibig mong sabihin sa mas lalo mabibiktima ang mga mamamayan? Sabi pa niya kasi, meron na daw mga otoridad ang responsable sa paglutas sa mga kasong gaya ng text scams. Eh as we can see, hindi naman nababawasan yung mga text scams. They continue to proliferate. So ibig sabihin, kulang, hindi kaya. So kailangan itong registration nito. Dahil sabi pa ni Castro, hanggang ngayon, paparami ng paparami ang mga insidente ng disinformasyon, harassment at trolling na bumibiktima sa miyembro ng oposisyon, mga progresibo at kahit mga ordinaryong mamamayang nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin. Papatawa ka naman Castro eh. Kung ikaw ay talaga nagpapahayag lamang ng iyong saloobin, I don't see anything wrong with that. At yung sinasabi mong paparami ng paparami ang mga insidente ng disinformasyon, harassment at trolling na bumibiktima sa grupo ninyo at ng oposisyon, eh di ba mas mabuti nga itong ma-register ang mga SIM cards para matrace ninyo kung sino gumagawa ng mga harassment na to, mga disinformasyon na to na sinasabi mo. Baliktad naman ang sinasabi mo, Castro eh. Mas malalaman na nga eh, mas matitrace na nga eh, mas masusundan na nga kung sino ang mga gumagawa nito mga kalokohan na to. Eh bakit ayaw ninyo? Bakit kaya? Sabi naman ni Raul Manuel, isang malaking pagkakamali umano ang naturang mandato dahil wala itong magandang maidudulot sa bansa. Siguro sa inyo lang, Raul Manuel, at sa grupo ninyo, sa inyo lang walang maidudulot na maganda itong SIM Registration Act na to. Dahil sa mas nakararaming Pilipino, we welcome this development. Di ba buti nga yun? Para yun sa mga maakaliwang grupo, hindi ko sinasabing kayo ha, yung mga maakaliwang grupo ay hindi na makakapag-recruit via text. Ayaw mo ba nun, Raul Manuel? Mababawasan yung mga nare-recruit via text. Dapat matuwa ka. Di ba? Dahil mababawasan yung mga ginagawa ng mga makakaliwang grupo. Unless, you are one of them. So, kung hindi ka naman makakaliwa, wala kang dapat ikatakot, di ba Manuel? Sabi pa ni Manuel, this is not a proactive step but a step backward. Kayo ang backward, Raul Manuel. We are trying to move forward. The government is doing all their best para for all of us to move forward. Kayo lang ang ayaw mag-move forward. Bakit na naman kaya? Because it will hinder kung ano man yung operasyon na ginagawa ninyo. Wala akong binabanggit ha. Yun lang ang aking mga tinatanong. Dugtong pa ni Manuel, addressing cybercrime should not come at the expense of democratic rights. Tama ka. Hindi dapat at the expense of democratic rights. Kaya lang, hanggang saan ba yung democratic rights natin, Raul Manuel? Masyado nang naaabuso yung democratic rights na sinasabi mo. Eh lahat ng rights, kay human rights, kay democratic rights, lahat po yan ay may hangganan at may limitasyon. Eh kung sa mga katulad naman ninyo na lumalagpas na dun sa thin line at umaabuso, eh tama itong batas na to. The youth will not support this measure, sabi ni Manuel. Sinong youth? Kabataan party list lang? Kayo lang. Because mostly, napakarami mga youth of today ang sumusuporta dyan sa SIM Registration Act na yan. Dahil ang dami sa kanila ang nabibiktima ng mga gumagawa ng kalokohan. Hindi nila alam kung saan nila i-report dati or kung kanino sila magsusumbong. Pero ngayon, pag may matanggap sila ng mga text messages na parang nire-recruit sila to join this and that group, aba, eh pwede na nilang i-trace. Pwede na lang malaman kung sino man yung mga may kagagawan doon sa mga text messages na yon. So kung wala naman kayong ginagawang kasalanan or wala kayong ginagawang mga kahinahinalang operasyon, wala kayong dapat ikatakot. Sabi naman ni Brosas,
it gives a false assurance that once all SIM cards are registered, purveyors of spam messages and trolls will be flagged, when in reality, these crimes and acts will not come to a halt. Paano nyo naman nalaman, brosas? How would you know that it will not come to a halt? Bakit, brosas, may kinalaman kayo at ito ay hindi mahihinto? Bakit mo nasabi na hindi mahihinto ito mga purveyors of spam messages at yung mga trolls? Kaya nga mas lalo nating kailangan na ipatupad itong batas na to. At nagpapasalamat po tayo na finally ay napirmahan na ni President Bongbong itong batas na ito. And ilang panahon na lang po, we all have to register our SIM cards. Sa huli, sabi pa ni Brosas, isirit umano sa ikinababahala ng mga grupong yan ang sapilitang pagpapakita ng valid ID at birth certificate na maaaring maging sanhi ng diskriminasyon sa mga katutubong mamamayan ng Pilipinas. Anong magiging diskriminasyon doon? At anong masama noon kung pagpapakita ka ng valid ID at birth certificate? Eh, pagkukuha nga tayo ng mga documents sa ating gobyerno, kailangan natin ng valid ID. Kailangan natin ng birth certificate para mapagkilanlan. Hindi ba? So, itong mga dahilan ng mga grupong ito, wala sa lugar. Hindi nyo ba naiisip yon? Akala nyo, doon sa mga dahilan nyong yan, eh meron kayong mapapaniwala? Konti na lang siguro ang mapapaniwala nyo. Yung mga kagrupo nyo lang. Yung mga miyembro nyo lang. Dahil itong batas na ito ay siguradong mapapakinabangan ng mas nakararaming Pilipino. Huwag nyong sabihin sa ibang bansa na may mga registration ng SIM card ay hindi naman nagtatagumpay. Ay nako, ang dami mga nagko-comment dyan na sa kanilang bansa, successful ang SIM registration. Ah, ang mga umaayaw lang din sa kanila ay yung mga katulad ninyo na ayaw mag-move forward ang ating bansa at ayaw ninyong umasenso ang bansa natin. Na paghahalata kayo, kaya lang hindi na po umuubre. Kaya nga hindi ba nung nakaraang eleksyon, tatlo na lang kayong natira? So again, sinasabi ko, sa ACT Teachers, sa Kabataang Party List, sa Gabriela, kung wala po kayong ginagawang kalokohan at masama, wala po kayong dapat ikatakot dito sa batas na ito. Unless. So again, pinapaalala ko po, oras na mag-umpisa na po at gumulong yung batas na to, kailangan po natin ipa-register yung ating mga SIM cards dahil after a certain period of time, madi-disconnect po ang mga unregistered na mga SIM cards. At kung wala po kayong ginagawang kalokohan, wala po kayong dapat ipangamba at ikatakot. Bagkos ito po ay magbibigay sa atin ng seguridad and peace of mind. Yung bang may hinihintay kang importanteng message, eh, biglang may lalabas na, congratulations, you have just won 500,000 pesos from so-and-so. Please contact attorney so-and-so now and claim your prize. Na meron pa rin naman kumakagat kahit papano. Dahil nabibiktima yung walang masyadong alam sa messaging. So with this new law, mababawasan po yan. Kaya kayo mga gumagawa ng kalokohan sa cellphone, bilang na ang mga araw ninyo. Kayo po, anong masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo o tutol kayo sa SIM registration law na ito? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace!